para ano. Naghahanap na ako ngayon ng abogado. So, pwede ba mag-recommend kayo ng medyo magaling na abogado? Ito ang Wow Trending. General Macanas, tuloy ang laban. Ito ay matapos na kasuhan ng PNP dahil daw sa pagpapakalat ng fake news sa kanyang vlog na merong title na Good News AFP PNP Generals Convincing PBBM to Resign. Kahapon, tuluyan ang sinampahan ng kaso ng violation of Article 154 of Revised Penal Code in relation of Cybercrime Law at mismo si PNP Chief Acorda ang nagpile ng kaso sa Quezon City Prosecutor's Office laban kay retired military general Johnny Macanas. At dahil nga sa balita na ito ay agad naman na rumespo si Maharlika at sagot na ni Madam Boljaquera ang bayad daw sa magaling na abogado. At dahil nga din ay bailable ang kaso ay tuloy ang laban. Kahapon din ay kinasuhan naman ang dating commissioner na si Rowena Guanzon sa kanyang post. Kahapon na sa 25 na taon daw niya sa panunungkulan sa gobyerno ay wala pa daw siyang ninakaw kahit piso. Matandaan na ayon pa kay Rowena Guanzon sa isyo ng pulburon video daw ni Presidente Bongbong Marcos na ibigay sa kanya ang video at siya na daw ang bahalang mag-upload nito. Habang ito naman ang masasabi ng mga taga-suporta ni General Macanas sa kasong isinampa sa kanya ng PNP, pinatatahimik na. Unti-unti kayo mga vlogger, just remember sir, saludo po kami. Sa totoong tapang at malasakit po ninyo sa tao at sa bansa na ito, mabuhay po kayo at ang mga tulad po ninyo. Huwag kang mag-alala General Macanas, nandito kami sa likod mo, hayaan mo ang mga demonyong naghanap ng sirain ka para hinding-hindi sila magwawagi. Alam namin na tahimik lang ang mga retired AFP at PNP at syempre mga active at mas lalo na ang taong bayan. Pagka pumutok at kumilos na kaming lahat, nako, magulo pagka hindi bumaba ang administrasyon ngayon, mabuhay ka. General Macanas, anong crime po against government? Dapat NPA at mga terorista ang kasuhan nila, lalo yung mga teroristang nasa Kongreso. Kawawa ang bayan sa mga taong sakim sa kayamanan at kapangyarihan. God will protect you, Sir Macanas. Walang iwanan, laban lang para sa ating mga anak at sa ating bayang Pilipinas. Wala silang influence sa YouTube. Ang nakikita ko, ang panggigipit nila sa akin is itong kaso. Parang takutin. Para hindi na ako mag-vlog. Nako. Para bang Texas na manok yung breed ng fighting cock na kung nasusugatan yung Texas lalong tumatapang. Kung ang purpose ng administrasyong ito ay yung kaso na yon is para takutin at tumahimik, nagkakamali po sila. Dahil ako, itutuloy ko ang aking pagpapahayag ng aking opinion, kaisipan, at para maliwanagan yung tao na gustong makinig sa akin. Basically, ako, nai-enlighten ako sa mga expose ni Fair Lady Maharlika. Halos lahat ng mga vlogs ko, ini-expound ko yung mga sinasabi niya kasi na napatunayan ko na talaga na ano, totoo yung mga expose ni Maharlika. Nung una, alanganin pa ako. Kaya it took time, so many months, bago ko na ascertain na totoo ito. Laban na ito ng between pagmamahal sa bayan at saka yung panluloko. So, saan ako? Yung nagmamahal sa bayan? O dito sa nanluloko? Eh, I have served the best years of my life sa military service. Love of country, love of my fellow men. Eh, itutuloy ko yun. Kaya, ulitin ko, salamat sa inyong suporta. Kung naiisip nyo na naawa kayo sa akin, no, ano, huwag kayong maawa. Parte ito ng ano, ng pakikipaglaban para sa kalayaan.
Okay. Maybe physically po ano malaya tayo, but klaro na ito pang susupil, pang ano ng freedom of expression, yung demokrasya na supposed to be ma-enjoy natin eh nawawala na. Kaya yun po ang aking commitment sa inyo, yung mga supporters ko, na tuloy ang laban. Laban ito para sa inang bayan. Okay? I am sure of myself. Doon sa vlog in question, yung transcribe ni Maharlika, na in-explain niya, I am very sure, wala akong sinabing masama against the government doon. Hindi ako nag-i-insight ng karahasan, ano pa, wala akong binanggit na pangalan ng general, generic yung aking sinasabi. Nire-relate ko lang aking experience. Then, paulit-ulit sinasabi ko na this is my opinion. This is my analysis. Ano ba yung last word ko doon na sana maayos ang problemang ito, sana hindi magkagulo. Mr. President, do the right thing. Kasi naniniwala ako doon sa revelasyon ni Maharlika na kinakausap na ni Senator Amy si PBBM para mag-resign. Naniniwala ako doon kasi meron din akong ibang source. Kaya ini-expound ko lang doon na sana maayos ito ng matiwasay. So, inirelate ko lang yung nangyari kay ERAP, mga ganun lang. Oh. So, hindi ko sinasabi na nag-de-stabilize ako na ang mga AFP generals, ano na, ano ba yun? Yung parang nag-withdraw ng support. Wala naman akong sinabing ganun. Basta lang, sabi ko na ito ang posibleng mangyari. Analysis nga. ito, nakakatuwa. Tinawagan ako ni Maharlika after her blood. At ini-encourage niya. Malulusutan natin yan, General. Don't worry. Gusto kong palakasin ang loob mo. actually, to be honest, may konting kaba. Sino ba naman ang hindi kakabahan na ang nag-file na ng kaso ay active na PNP General? Kakabahan din. Kinakabahan. Meron ka ba? Kaya lang, I have to face the consequences. Dapat lumaban ako sa due process, ha, yung kaso. Hinihintayin ko yung sopwena, sasagutin ko. So, ito ang napakaganda na usapan namin ni Maharlika is yun, no? Yung maghanap kami ng magaling na abogado. Kasi labanan na ito ng mga abogado. Kasi ang ano ko lang doon, ang mali, ano yung thumbnail. Okay? Anyway, ito ang nakakatuwa. Kasi inamin ko kay Maharlika na kaya kong harapin ito, ang isang question mark lang is yung pambayad sa abogado. Kasi talagang maghanap ako ng batikang abogado. Ang advice sa akin, yung abogado na medyo bihasa sa anti-cybercrime law. Ganon. Ano pa? So, yun ang nabanggit ko, yung pambayad sa abogado. Sabi ko, hindi naman malaki ang income sa aking YouTube. Yung income sa YouTube na ito is itinutulong ko sa Talaandig Tribe. Kasi meron tayong programa na Talaandig Ten City. Gumaganda na ang buhay nila doon. So, nag-expand na tayo sa other Talaandig members living outside yung village na tinulungan. So, kailangan ko yung income ko sa YouTube para pantulong. So, ngayon, dahil magbabayad ako ng abogado,
mapipilitan ako na gagastusin ko ang income sa aking YouTube pambayad ng abogado. I don't know kung magkano ang bayad. But ito po yung nakakatuwa kay Fair Lady Marlica dahil sabi niya, I will generate support pambayad sa abogado. I will, kung kinakailan, I will ask my supporters to contribute. Gagawin ko. So ako, medyo na nakagaan ang loob ko doon kasi it's a legal battle ito. Kailangan mo ng abogado, kailangan mo ng pambayad. So, dito ko nakikita yung pagkatao ni Fair Lady Marlica na marunong siyang sumuporta sa kanyang mga kakosa. So, talagang nai-encourage ako na ituloy ang laban dahil sa inyo. Okay? Dahil sa inyo at dahil may isang Fair Lady Maharlika na nagsimula itong laban na ito. At ako naman sumuporta at hindi ako titigil habang may hininga pa. Okay? Okay lang ito. Legal battle. Wag lang yung physical na igorgor. Physical ba na itumba? Yun ang, ano, kailan kong? Yun ang kapalaran natin. So, ano ba ito? Isinurrender ko na, binigay ko na ang lahat ng ito sa Panginoon and may God bless us all laban ito. So, see you po next video.